Isinara kaagad ni Bella ang pinto at pilit kinakalma ang kanyang dibdib. Si Ian clenches Joe while reviewing the footage from his office where Bella and Kiel had an unpleasant conversation. He also heard them because of the voice recorder he plays around the room. Hindi sinagot ni Bella ang tawag niya kaya binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang previous record ng CCTV footage, and he didn't expect that he would be cuff Kiel there. At first, he didn't feel panic since the conversation was casual, but it's become intense later on. Kiel surprising because he revealed the agreement between his father and Sancho. He's not aware, and now he had a reason to avoid Kiel or limit him from seeing his wife. "Don't dare. Don't ever make a mistake," he eagerly said while replying to the video. He had faith in Bella, but when it comes to Kiel, he won't rely on his angelic words. He has to find out what Kiel's motive is for Bella. Tinawagan ni Sian si Gino at sinabing huwag magpapapasok ng kahit sino sa opisina niya kahit naroon si Bella, since aware ng lahat na asawa niya si Bella. Malaya na siyang bakuran ito ng mas matibay at wala siyang pakialam kung papalag ang kanyang asawa. Pabalik na si Sian sa opisina, saktong alas 3 ng hapon. Nadat na niyang tulog si Bella habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Nakanganga pa ito at nakataas ang mga paa sa kanyang mesa. Magsisimula ng conference meeting kaya marahan niyang binuhat ang asawa at nilipat sa extension sa sofa. Pinagdikit niyang dalawang sofa upang hindi ito mahulog. Then he kissed her on the lips before leaving. Nasa labas lang ng opisina niya si Gino at dalawang bodyguard ni Bella. Nilapitan niya mga ito. "Walang lalapit dito at walang gagalaw ng doorbell," habilin ni Sian sa mga ito. "Yes, sir," panabay na sagot ng tatlo. Sumunod sa kanyang apat niyang bodyguard hanggang conference room. Naroon ang ibang opisyales at sinisimulan na rin ni Lowell ang agenda. He didn't expect that Kiel was there, also Trisha. Ibinigay niya kay Lowell ang statement niya upang basahin ito. Ito na rin ang nagsisilbing spokesperson niya sa tuwing tinatamad siyang magsalita. Nasa dulo siya ng lamesa sa harapan pero nakafocus ang paningin niya kay Kiel na busy sa pakikipag-usap kay Trisha. Narinig ni Sia na sinabi nito kay Bella na may pupuntahan ito ng alas 3 pero mukhang hindi natuloy. Gusto rin niya itong kumprontahin. "Is it official, Sian? We will be having a product rotation with the Florida main branch?" tanong ni Mr. Achili, na isa sa opisyales at investors. Natuon ang atensyon ni Sian sa lahat. "Yes, it's official. The independent plan impacts the world market and would lower the rate of our product. If we continue using the international brand name, it will help us to retain the position at the top. But of course, the management and stock may remain independent," he said. "Are you planning to sell your stock from the Florida branch?" Usig ni Mr. Achili. "Of course not. I just want to focus on the branch here. And don't worry about my stocks in Florida. No one can steal them. The company will still use my name as a credit. If there's someone going to buy the company, it's still up to me. If I would agree, but I have future heirs to recover my name in the company in the future." "Heirs? Mag-expect na ba kami ng future kids mo?" May sarkasmong tanong ni Mr. Hilton, isa sa hindi naniniwalang mapapatakbo ni Sian ng maayos ang kumpanya katulad ng ginawa ng parents niya. "I didn't please you guys to believe in my words, but I never disappoint you for doing my part as the new owner of SM Corporation. No matter what happens, I'm the only one you can trust for your investments," he defended. Tumahimik din ang simpatiko. Hindi na si Sian nagsalita na mapag-usapan ng epekto na economic crisis ng ibang lugar sa bansa kung saan sila maraming consumer. At tinaasan pang pagtaas ng tax ng mga alcoholic drinks pagkatapos ng pagpupulong ay naunang umalis ng mga pilosopong kontrabida na natili sa kanyang silya nang lapitan siya ni Lowell. "Ipapasa ko na lang kay Miss Rachel ang ibang detalye regarding sa meeting. Then siya na mag-submit sa'yo," anito. "Okay, kailangan ko ring update sa sales for this month. Copy, I have to go." Tumango lang siya. Nag-uusap pa rin si Nakiel at Patricia, may kasamang harutan. Mamaya tumayo si Trisha at lumapit sa kanya. Ang iksi ng alaylay ng dress nito, halos kita ng singit. "I am hoping that your wife is pregnant now. Or late lang ako sa balita," ani ni Trisha. Umupo pa ito sa ibabaw ng mesa sa harapan niya, pinaglandas nitong kamay sa braso niya. "She's not pregnant yet, but we're expecting," he said. "Ang bagal mo naman, o baka kailangan mo ng mentor? I'm good at it," tumayo si Sian. "Thanks, but I know what I'm doing.
Iiwasan sana ni Sian si Patricia pero kumapit ito sa kanang braso niya. Come on, Sian. We're still friends and don't hesitate to ask me for help. I can teach you how to be productive when it comes to... Ninilapit pa nitong bibig sa kanyang tenga. Make love, bulong nito. Inalis na siya ng kamay nito sa braso niya saka ito iniwan. Lalagpasan sana niya si Kiel pero pinigil siya nito. Let's talk, Sian, anito. Nakaupo pa rin sa silya nito. Lumabas ng ibang tao maging si Tricia. Silang dalawa na lang ni Kiel ang naiwan. Upo naman siya sa katapat nitong silya. Talk, tipid ni Sian sabi saka umalikip-kip at mata sa matang tumingin sa kausap. Kiel chuckled softly. Why are you so upset? I hope it wasn't me, he said with irony. Just tell me about the marketing chaos. Okay, umayos ito ng upo. I got a big time client and willing to have a partnership with us. He owned bars and hotels around the world. I meet him in LA and he said he also had investments here in the Philippines. I gave him a proposal for our products and surprisingly, he knew the SM Corporation. Is he willing to receive the product directly from my company? He asked. Yes, according to him, he gladly wants to directly get the supply from us and has no worries about the SRP. I came here to ask your permission to deal with this client. You know what to do, Kiel. Lowell will assist you with the papers you need for the deal. Right, I will look forward to that. Thanks. Tumayo na ito. One more thing, Kiel. Pigil na siyan dito. Muli siyang inarap nito. What? Are you interested in Bella? Walang paligoy-ligoy ni siya na tanong. Biglang natawa si Kiel. Ang layo naman ng tinalon ng tanong mo, amused nitong sabi. I'm serious, Kiel. You're not aware of how I protect my territory. I saw you entering my office and talk to my wife out of business. Oh, impressive. Nakangising komento nito. Muli itong umupo. Sorry if it bothers you, but trust me, I have nothing to do with your wife. He stared at Kiel sharply. Hindi rin to aware na mayroong recording devices sa kanyang opisina. Don't play with me, Kiel. I heard what you said to Bella. Natigilan si Kiel. Mamay tumawa ito ng pagak. Wow, you're insanely territorial, Sian. Iiling-iling na sabi nito. I said, no one can bypass my territory, my property. May katigasan na ang kanyang tinig. Come on, you can't fool me. I know the reasons why you're marrying Bella. It's a stupid deal, an answer's one. Simpatikong sabi nito. Unti-unti nang kumukulong dugo ni Sian. Whatever the reasons are, it's not a big deal. I married Bella legally and she accepted this. Depends on Sian. Without love? That's not important. Kiel giggled. You are impossible, Sian. Sancho didn't tell me the disconclusion, but it's annoyingly awful. Bella had to agree with the agreement for stupid reasons. Pero mali. Alam ni Sancho na makakaapekto sa mental health ng anak niya ang kanyang desisyon pero itinuloy niya. Why? Is it because of money? A selfish promises? Pumalatak na ito na lalong ikinainis ni Sian. Why are you so affected, Kiel? You're not involved in this deal. So stop questioning me about this. May gigil niyang sabi. It's about Bella, Sian. She's accepted this and I didn't pressure her or manipulate her mind. Napatayo si Sian. Pero alam ko may mabigat na dahilan, Sian. Now tell me, where's si Sancho? Natigilan si Sian. No one will allow knowing about his problem. He's in Florida. Pagsisinungaling niya. Kiel laughed. Oh, come on. Tumayo ito. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo ni Bella? She said Sancho had already quit his job as a secret agent. He's no longer working with your agency, but he was not in their house the last time I visited. It's luck. And Bella once said that Sancho had farm managing in Batangas. Where? Pressure is striking him. Nakalimutan niyang ibang mga sinabi ni Bella kay Kiel. Nag-focus kasi siya sa aksyon nito. Ang ikinakainis ni Sian ay bakit kinakalkal pa ni Kiel ang isyo sa buhay ng mag-ama. Itigil mong pag-ungkat sa tahimik na buhay ni Bella, Kiel. Or else, iisipin kong may gusto ka sa asawa ko. Aniya, iniligaw niyang paksa. Tumawa na naman ito. Natatakot ka bang maagawan ng asawa? Nagtagis ang bagang niya pero nakakaya pang magtimpi. Stay away from my wife, Kiel. Masyado ka naman possessive. Don't worry, wala akong gagawing masama. Gusto ko lang mapalapit kay Bella dahil wala akong chance noon. Pero bago mo siya nakilala, I know her better. You know her in her teenage life, Kiel. But believe me, I like Bella. And I think we had the same standard and so those qualities of her worth fighting for. Stop it, Kiel. Off limit.
What if I won't? You will make a big mistake, Kiel chuckled. I'm scared, man, but I am Kiel, and I can get what I want. Hold your wife tight because I will steal her. Akmang kukwelyuhan ni Sian ito para maagap namang nakaatras. Joking, sort of. Bye, Sian. I will update you about the new client. Anito habang nakangising pa atras. Naikuyom na lang ni Sian ang kanyang mga paalat at naisuntok sa lamesa. Nang gagalaiti siya, nanginginig sa pagtitimpi ng galit. Pinagmumura niya sa isip si Kiel, and he promises to kick his ass out of his company once he finds the best marketing consultant. Matamlay na nagising si Bella. Nagtataka siya kung bakit naroon na siya sa sofa sa may extension ng opisina. Bumangon siya at pumasok ng banyo. Humarap siya sa salamin at kinapang kanyang pisngi. Namumutla siya. Madalas ay pumapalyas sa pag-inom ng iron supplement niya, kaya hindi siya makarecover kaagad sa iron deficiency anemia. Madalas din ay bitin ang kanyang tulog, kaya siguro madalas siyang mahilo at nasusuka. Bella, tinig niya si Ian. Inayos na Bella ang kanyang mukha at nagsuklay ng buhok. Palabas na siya nang buksan ni Sian ang pinto. Are you okay? Tanong ni Sian sa malamig na tinig. Sinuyod siya nito ng tingin. Yes. Hindi lang magandang gising ko. Saad ni Bella saka ito nilagpasan. We will go home now. Sinundan siya ni Sian. Kanina ka pa ba? Ikaw bang naglipat sa akin sa sofa? Tanong ni Bella. Yes, nabutan kitang tulog sa upuan katatapos na ng conference meeting. Hinarap niya ang asawa. Sakala niya napansin nakabukas ang polo ni Sian at nakatanggal ang necktie nito na sinabit lang sa leeg. He looks hot. Bigla siyang nag-crave sa katawan nito. Humakbang siya palapit dito at banayad ni hinaplo sa matipuno nitong dibdib. Yumuko naman ito at sinalubong ang kanyang bibig. Hinapuhap siya nito ng halik sa mga labi. Bagay na kinasabi kanyang tinugon. Let's go. Ayon ni Sian na maghiwalay sila. Ito na nagbitbit ng bag niya. Sumunod naman siya kaagad dito. Ibang kotse ni Sian ang ginamit nila at magkasama na sila. Nagpalit na rin ang sasakyan ng ibang bodyguard at sa harapan ng gusali nakaparada. Humigpit na rin ang security sa paligid kaya tiyak nang walang makakapasok na outsider. Humihilap ng sikmura ni Bella pero hindi kanin ang gusto niya sa hapunan. Again, she craved for potato. The big one this time but still had sour cream dip. Kinalabit niya si Sian na natutulog. Umulang ito. Pwede ba tayong bumili ng food sa restaurant? Tanong niya rito. Nagising si Sian pero hirap magmulat ng mga mata. Sa bahay na tayo mag-dinner. Anito sa malamyang tinig. Gusto ko ng baked potato. Call me to prepare a baked potato. Baka hindi niya alam lutuin at matagal. At saka gusto ko ng sour cream partner noon. Tuluyan nagmulat ng mga mata si Sian. Dinukot nitong cellphone sa bulsa ng pants nito sa kanagdayal. Gino, can you buy baked potato with sour cream in the restaurant? Sabi ni Sian sa kausap. Napangiti si Bella. Hindi talaga siya nito matitiis. Nang wala nitong kausap ay umapos siya sa braso nito. Thanks! Aniya saka ito nalikan sa pisngi. Kunot noon tumitig lang sa kanya si Sian, halatang inaantok pa. Inihilig ni Bella ang kanyang ulo sa balikat nito. Mamay biglang dumapo sa isip niya si Kiel. Hindi niya sigurado kung nakausap na ito ni Sian. Kinakabahan siya sa posibleng panggugulo ni Kiel sa kanila. Hindi maaaring malaman noon ang nangyari sa buhay nilang mag-ama. Aileen, sana niya kay Sian ang pag-usap nila ni Kiel pero naisip niya na malalaman din yun ni Sian dahil namumonitor nito ang loob ng opisina. Pumunta kanina sa office mo si Kiel, sabi ni Bella. I know, and we had talked already in the conference room, he said. Umupo siya ng maayos at tumarap kay Sian. May sinabi ba siya sa'yo? Yes, about you and your father. His curiosity may risk our secret. Inalipin na si Bella ng kaba. Paano kung malaman niya nangyari kay Papa? I'm not worried about that. I just think about Kiel's motive to you. Sa akin? Tinuro pa ni Bella ang sarili. Sinipat siya ni Sian. Yes, obviously. Kiel was interested in you. That's why he tried to manipulate your father's mind and suggested not to accept the deal with my father. She inhaled heavily. Ano naman ang pagka-interesan sa akin ni Kiel? We never had enough memories to use as a foundation. Parte lang siya ng childhood ko na hindi naman nagtagal. But his connection to your father was strong. Hindi ka lang aware na mas kinilala ka ni Kiel in behalf of your father. Of course, alam niyang bata ka pa noon. She laughed. Imposible na magkagusto sa akin si Kiel. Mabiro lang talaga siya. Maaring nun wala pa, pero maaring na-develop ang feeling even there are distances. Nama nga sa Bella. May alam ka na sa love, ah? It's not love actually, Bella. So what? A little obsession?
Kiel quickly felt obsessed with something that entertained him at first meet or sight. Maring late na niyang na-realize na meron siyang nagustuhan sa'yo. Of course, madalas niyang kasama o kausap noon ng papa mo. Kaya maring nagtatanong siya tungkol sa'yo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit marami siyang alam sa buhay mo. Nawindang siya. Hindi ako ang tipong babae ni Kiel. Sigurado ako doon, git ni Bella. Yes, you're not his type of flirting because he wants you for a serious relationship. Hindi ni Bella napigil ang kanyang tawa. Huwag kang paranoid siyan, wala namang ginagawa yung tao. Maliban sa pangungulit, binato siya ng mahayat na tingin ni siyan. Don't see na appreciate mo yung pangungulit ni Kiel sa'yo, namumurong untag ni siyan. No, I mean, wala akong pakialam sa kung anong motibo ni Kiel. Ang gusto ko lang ay iwasan siya, but you can't avoid him easily, Bella. I can see yan. Kiel wanted to know about your father. You lied to him. And now he suspected us. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin ko sa kanyang totoo tungkol kay Papa? No, but you are distracted while talking to him, Bella. Tell me, nape-pressure ka ba sa tuwing kinakausap ka niya? Tanong ni Sian. Pressure? Of course I do because he talks like an interrogator at ang bilis niya manghuli sa salita. Hindi lang sa salita, Bella. You're anxious as I observe you talking to Kiel in the video. You had quickly tempted and I was afraid you would lose control and find yourself kissing him one day. Napangwi si Bella. Ano bang pinopoint out mo si Ian? Are you saying that I allow Kiel to seduce me? That's obvious, Bella. I saw how you entertain him and allow him to control the moment in your eyes. And Kiel use your weaknesses to manipulate you. She sighed. So anong gusto mong sabihin ko? That you still had feelings for him? Napahagalpak siya ng tawa. Si Ian, Kiel was just my first crush, a puppy love that didn't exist because he never knew it. Exactly. That's why you feel anxious while Kiel is around you. His presence reminded you about your feelings for him before. Namayawang siya. Teka nga, bakit ba big deal sa'yo yun? Eh ang bata ko pa noong magkagusto kay Kiel. Puppy love may continue in the present, Bella. Oh, saan mo naman nalaman yan? Akala ko wala kang alam sa love. I just read a lot of romance books. Talaga ba? Bakit hindi mo in-apply sa sarili mong mga nababasa mo? It's not necessary. Loves come unexpectedly and we have nothing to do but wait for the perfect time. Tumingin na ito sa labas. Napalis ang ngiti ni Bella. Si Ian was right. They don't need to force the moment when love will come. And it's already hit her. Siguro nga may love talagang love kay si Ian, kaya hindi pa ito tinatamaan. Or he was in denial and didn't know how to figure out that he already felt love. May katigasan ng puso ni Sian, siguro dahil lumaki ito na hindi exposed sa mga bagay na nagpapakita ng love. Lumaki ito na uhaw sa pagmamahal, kaya hindi na alam ko paano ito tatanggapin sa pagkatao nito. Wala na silang kibuan hanggang makarating ng bahay. Mabuti nakabili si Gino na gusto ni Bella ang pagkain. Beef adobo ang ulam nila at ito ang partner ng kanyang baked potato. It satisfied her. Pagkatapos ng hapunan, ay dumiretso si Bella sa kanyang kwarto at nagbabad sa bathtub. Kauupo pa lang niya nang biglang pumasok si Sian. Hoy, anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. It's Friday, sabi ni Sian sa kanaghubad ng damit. Friday? Napangiwi si Bella nang maalala na may Friday, make love session pala sila. Wala siyang nagawa na lumusong na rin sa tub si Sian habang hubot-hubad. Umupo ito sa paanan niya. Wala ito sa mood kaya hindi siya naniniwala na magme-make love sila. Baka tulugan lang siya nito. But his naked body tempts her to make the first move. Nakapikit si Sian habang nakadipa at nakahilig ang ulo sa labi ng tub. Sinampan ni Bella ang isang paa niya sa pagitan ng mga hita nito. Nilalaro niyang alaga nito. Wala pa siyang nilalagay na kahit ano sa tubig, basta maligam-gam lang. Pupunta tayong Laguna bukas to check the production in the Gray Farm, sabi ni Sian pero nakapikit. Bigla si Bella na excite. Anong oras tayo pupunta? Tanong niya. Busy pa rin ang paa. After lunch. Bukas na umaga sasama ka sa akin sa outdoor meeting with some businessmen. Ah, okay lang ba? Baka hindi naman ako kailangan sa meeting. Why not? You are my wife. I need to introduce you to my local business partners. Kinakabahan si Bella. Hindi pa siya na makipag-socialize sa mga high-profile na tao. Kumislot siya na isiksik na rin ni Sian kaliwang paa sa pagitan ng kanyang mga hita. Dumilat ito ng mga mata at tumitignang makalagkit sa kanya. Come here, yaya ni Sian. Tumayo naman si Bella at lumapit dito. At kaagad siyang hinilikan ni Sian na lalo nagpainit sa pakiramdam ni Bella. At sa tub, tuluyan siyang inangkin ni Sian. No other guy could make you feel satisfied like this, Bella. I assure you that. He said with arrogance. Talaga lang ha?
Hindi lang ikaw ang marunong makipagtirik ng mata ng babae, pili ang sabi ni Bella. I know, but no one can be me. A total package. Self-proclaimed, ha? Okay, you're good, but you can get me enough with your amazing strategy. It's not what makes me contented, Sian, wika ni Bella. Maring kumunatang noon ni Sian. What? Napagsasawaan ang make love, lalo kung wala itong matibay na pundasyon. You can stick through this for the rest of your life without a connection. Make love was just make love, and it's nothing without love but a body's temporary ecstasy. But you love it, don't you? Tanong ni Sian. Yes, because it entertained me a lot, she smiled. Gusto rin naman niya na mas magandang development na hindi lang sa kanya magre-reflect. It would be hard to achieve, but she wanted to keep trying until Sian realized what she really desired. Emosyon ni Bella nagdadala bakit hindi siya nagsasawa sa pakipagtalik sa kanyang asawa. Hindi dahil gusto niyang pakiramdam, kundi umasa siya na may hihigit pa doon. Nagbanlaw lang sila, pero pagkatapos ay muli siyang inangkin ni Sian, he always does it to own her as he can, and she allows him. It's imperfect and she wanted to freeze this moment. At dito na po nagtatapos ang 44 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.